Ito ang ating pinakabagong Samsung Galaxy A14 5G at i-release pa lamang ito sa Philippine market ngayong buwan ng January 2023. At ito ay nagkakahalaga ng 12,990 pesos. At sa halagang yan ay may 6GB of RAM ka na and 128GB of internal storage and expandable up to 1TB gamit ang ating micro SD card. At pagdating naman sa kulay na meron ang phone na to, ito ay may dalawang kulay lamang. May kulay na black at kulay na burgundy. So sa mga naghahanap dyan ng ibang kulay, sad to say pero dalawang kulay lang talaga ang meron nitong Samsung Galaxy A14 5G na in-release sa Philippine market. Now sa design naman ng phone na to, ito ay naka matte finish na design dito sa kanyang back frame. At sa material naman na ginamit nila dito, ito ay gawa pa din sa plastic. At sa napansin ko dito, pagdating sa design ng phone na to, ay medyo makapal talaga siya at mas makapal pa nga ang body build nito doon sa mga unang model na inirelease ni Samsung last year. At kung ating susuriing mabuti, ay may pagka rough texture design dito sa bandang back frame. Pagdating naman dito sa kanyang screen, ang ginamit nila na material dito ay ordinary glass pa lamang. At ito ay naka Infinity V display water drop design pa din. At isa pa sa napansin ko dito ay medyo makapal pa din ang kanyang bezel. At kung sa kapal lang naman ng bezel ang pag-uusapan, ay halos magkakapareho lang din naman sila ng kapal ng bezel doon sa mga ibang smartphone ni Samsung, maliban lang siguro doon sa mga mid-range to high-end price na smartphone nila. Samantala dito naman sa ibabang bahagi ay dito nakalagay ang ating speaker at ito ay naka Dolby Atmos na din na kung saan ay ma-experience natin ang cinematic sound. At para ma-activate lang natin itong Dolby Atmos, ay kailangan lang natin gumamit ng earphones. Now, kasunod naman itong speaker, ay nandito ang ating USB Type-C charging port. At ito ay naka 15 watts adaptive fast charging na din. And of course, ang ating microphone at 3.5mm earphone jack. Dito naman tayo sa kanyang gilid, sa kaliwang bahagi ay dito nakalagay ang kanyang SIM card slot na kung saan pwede pa din tayo makapaglagay ng dalawang nano SIM card at isang slot para sa micro SD card. At dito naman sa kanang bahagi ay dito nakalagay ang kanyang volume button at sa katabi naman ng volume button ay dito nakalagay ang ating 2-in-1 button na kung saan ito ang kanyang nagsisilbing power button at side-mounted fingerprint scanner. At hindi lang fingerprint scanner ang meron na sa phone na to, ito ay merong face unlock na din. Kung sa timbang naman ng phone na to, ito ay nasa 205 grams ang timbang. At mas mabigat ito ng bahagya sa ibang smartphone ni Samsung. At syempre, sa unang tingin pa lamang ay masasabi talaga natin na hindi magaan dalhin o gamitin ang phone na to. Dahil nga sa mas makapal ang body build nito. Mabalik lang tayo dito sa likuran na bahagi kung saan nandito nakalagay ang kanyang tatlong lente ng kamera. At meron din siyang LED flash na magagamit natin sa pagkuha ng picture o video tuwing gabi, lalo na sa madilim na lugar. Now pagdating naman dito sa kanyang tatlong kamera sa likod, ito ay naka 50 megapixel main camera with autofocus, 2 megapixel naman para sa macro lens, and 2 megapixel for depth camera. Samantala dito sa kanyang front na camera, ito ay naka 13 megapixel selfie camera. Pagdating naman sa display ng Samsung Galaxy A14 5G, ito ay naka 6.6 inches Full High Definition Plus PLS LCD display at may resolution na 1080 by 2400 pixel at may 90Hz refresh rate na din ito. At dahil nga sa ginawa na nila itong 90Hz refresh rate, mas ma-experience pa din natin ang smoother na performance nito pagdating sa browsing and of course, ma-experience din natin yan kapag naglalaro tayo ng online game. Now for the performance naman ni Samsung Galaxy A14 5G, ito ay naka-octocore processor at ito ay naka-latest operating system na Android 13 One UI 5.0. At pagdating naman sa chipset na ginamit nila sa phone na to, ito ay naka MediaTek Dimensity 700. Now sa mga nagtatanong kung okay ba ang performance ng phone na to gamitin sa paglalaro ng online game, for me okay lang din naman itong MediaTek Dimensity 700 kapag di gaano mabigat ang nilalaro natin na online game, kagaya ng Mobile Legend.
Pero kung gusto niyo na talagang subukan ang phone na to sa mga larong kagaya ng NBA, PUBG at COD, masasabi ko naman na kaya naman makipagsabayan ng phone na to. Yun nga lang, kung gusto mo talaga ng mas powerful at smooth na performance sa gaming, I suggest na doon kayo sa smartphone na may mas higher na chipset kagaya ng Snapdragon. Ngayon, bago natin tapusin ang video ito, ay inaanyayahan ko kayong mag-comment dyan sa comment section kung nagustuhan nyo ba ang bagong smartphone na inirelease ni Samsung sa taong 2023. At huwag nyo din sanang kalimutan, i-like, subscribe na din ang channel na to para naman ma-update ko kayo sa mga bagong video na i-upload natin. That's all for today mga ka-Android Phil, and see you on my next review.